kung sasakay ka ng spaceship at maglalakbay sa universe sa pinakamalayong kaya mong abutin, babalik ka ba sa pinagmulan mo? Sa totoo lang, walang nakakaalam. Naisip ko rin na kahit ang universe especially close kaya ng surface ng Earth, baka nag-e-expand ito ng mabilis na kahit mag-travel ka sa speed of light, hindi pa rin babalik ang spaceship mo sa starting point. Isipin mo na lang na ang universe ay ang surface ng lobo na hinihipan mo. Ang mga bawat bituin at galaxy ay mga tuldok. Kung gaano kalayo ang mga galaxy sa isa't isa, ganun din sila kabilis na lumalayo sa isa't isa. Sa paglalakbay mo mula sa home galaxy mo sa halos speed of light na, ang space sa harap mo na ganun na kalayo, sa totoo lang ay lumalayo sa iyo ng sobrang bilis bago mo pa abutan yun. Ibig sabihin, may mga galaxy sa talagang hindi mo na maabot. O kaya nga ba? Lumalabas na ang sagot pala ay mas komplikado kesa sa inaasahan natin. Ang Hubble Sphere, pinangalan kay Edwin Hubble, ang nakadiskubre ng expansion ng universe noong 1920s. Ang sphere, nalagpas kung saan ang mga galaxies ay lumalayo sa atin na mas mabilis pa sa liwanag. Alam naman natin na ang galaxy talaga ay lumalayo sa atin dahil ang liwanag nila ay mas mapula kaysa sa dapat na kulay nito. At alam din natin kung ano ang dapat na frequency ng liwanag na yun dahil ang ilang elements ay may telltale spectra na tinatawag na absorption o ang kabaligtaran ang emission spectra. Kapag ini-examine natin ang liwanag sa iba't ibang frequency, makikita natin na mayroong dagdag o mas kaunting liwanag. Base sa kaalaman natin sa kung papaano nagbe-behave ang mga elements sa stars at gas, alam natin kung kailan at kung ilang liwanag ang na-shift sa mas mataas na frequency. Ito nga yung blue shift o mas mababang frequency, ang red shift. Ang tawag doon ay spectroscopy. Maraming mga misconceptions ay mali-maling mga interpreted statements ang nagsilabasan sa mga sikat na science book at articles kahit pa sa mga scientific papers mismo tungkol sa Hubble Sphere at sa observable universe. Ang isa sa pinaka-common ay tungkol sa kung ang mga objects na nagre-recede ng mas mabilis sa liwanag e visible ba o hindi. Siyempre, oo. Hindi katulad ng event horizon, ang mga objects sa labas ng ating Hubble Sphere e pwede pa rin maka-impluensya sa mga nasa loob nito at vice versa. Merong apat na importanteng rehiyon ng universe na importante dito sa pinag-uusapan natin. Ang una nga ay ang nabanggit na Hubble Sphere. Ang sumunod ay ang Particle Horizon. Itong distansya na inaabot na liwanag mula sa Big Bang at matapos maganap ang Big Bang, kaya nga ng present day. Ang ikatlo ay ang Event Horizon. Itong rehiyon kung saan ang liwanag e pwede tayong maabot mula sa Big Bang hanggang sa hinaharap. At ang huli ay ang rehiyon kung saan naglalaman ito ng lahat ng points ng universe mula sa kayang maabot na liwanag mula nung Big Bang hanggang sa kasalukuyan. Hindi tulad ng Particle Horizon at ng Event Horizon, ang Hubble Sphere ay hindi isang horizon. Ibig sabihin ay hindi ito isang rehiyon sa space kung saan hindi natin makikita ang lampas nito. Although ang dinidefine ng Hubble Sphere ay ang transition mula sa mga bagay na mas mabagal sa liwanag o subliminal at sa mga mas mabibilis o superliminal. Ang redshift ng mga bagay na yon ay hindi infinite tulad ng mangyayari kung iyon ay nasa event horizon ng isang black hole. Sa halip, yun ay nasa mga 1.46 o 146% above ng natural wavelengths. Hindi nito binaviolate ang anumang special relativity dahil ang motion ay wala naman sa kahit anong inertial reference frame ng observer. Sa madaling salita,
walang observer ang makakapag-overtake sa light beam at lahat ng observers ay pare-parehas ang sukat sa speed of light. Kapag ang mga bagay na nasa labas ng Hubble Sphere ay nag-emit ng liwanag, ang liwanag na yon ay nagpupunta sa atin sa bilis ng speed of light. Pero dahil ang recession velocity ay mas mabilis sa mismong liwanag, ang total velocity ng liwanag ay palayo mula sa atin. Pero dahil ang Hubble Sphere ay lumalaki sa paglipas ng panahon, ino-overtake nito ang liwanag. Ang liwanag na yon ay nagsishift mula sa paglayo sa atin patungo sa palapit sa atin. Isa pang angulo para tignan to ay gamitin ang ating past light cone bilang isang guide. Ito ay isang four-dimensional cone na naglalaman ng mga rehiyon ng space-time mula sa liwanag na kayang umabot sa atin mula sa kahit sa ang universe sa present moment. Ang light cone na to ay nasa 46 million light years ang lapad at kinoconstitute ang observable universe. Kung titignan mo ang diagram ng intersection ng ating past light cone sa Hubble Sphere, nagsisimula to sa pagpunta sa past na nabuo sa loob ng Hubble Sphere. Pero once na umabot na tayo sa 10 billion years ang nakalipas, mas lumalaki na ito kumpara sa Hubble Sphere nung mga oras na yun. Ang liwanag na na-emit noong humigit pa sa 10 bilyong taon ang nakalipas na nakikita natin ngayon ay mula sa mga galaxies na actually ay nagre-recede mula sa atin ng mas mabilis pa sa speed of light ng mga oras na yun. So, hindi ito yung as if ang liwanag ay galing sa galaxies na lumalayo sa atin subluminally ay nag-emit ng liwanag tapos nagsimulang mag-recede superluminally. Hindi, superluminally receding na sila sa oras na yun. Pero pumasok ang liwanag nila sa Hubble Sphere nung mga oras matapos yun ma-emit at naging parte ng ating night sky. Sa imahe na to, kung ang isang galaxy na nasa white space na nasa ilalim ng yellow line ng past light cone pero nasa labas ng green shaded Hubble Sphere ay nag-emit ng liwanag patungo sa atin. Dadating pa rin yon sa atin dahil at some point, ang liwanag na yon ay mag-i-intersect sa Hubble Sphere. Tanging ang liwanag lang na lagpas sa event horizon ang may infinite red shift at dapat na invisible sa lahat ng oras. Tignan natin ang mas malalimang apat na myths tungkol sa superluminal recession. Ang unang myth, hindi pwedeng mag-recede ng mas mabilis sa speed of light ang mga object. Nabanggit na nga natin na pwede namang mahigitan ng mga objects ang speed of light nang hindi nilalabag ang special relativity. Pag-usapan natin ng maigi yan. Ang special relativity ay applicable lang sa relative motion ng inertial frames. Sa madaling salita, kung ang dalawang observers ay nasa isang constant relative motion na hindi naglalamangan, hindi nakakaranas ng force, then ang kanilang measurement ng relative motion ay hindi pwedeng mag-exceed sa speed of light. Dagdag pa ron, walang isa sa kanila ang kayang sumukat sa speed of light sa vacuum ng isang beam na ini-emit mula sa isa. Mula sa mga ideya na ito, lahat ng weird prediction ng special relativity tungkol sa time dilation nag-usbungan, lalo na ang sikat na twins paradox. Pero sa isang expanding na universe, pinag-uusapan natin ang tungkol sa non-inertial frames kung saan ang mga observers ay hindi gumagalaw sa space, sa halip ay ang space ang nag-e-expand. Ibig sabihin, piniperceive nila ang sarili nila na magkakalayo dahil ang mismong distansya ay nagpabago. Hindi magpapaliwanag ng special relativity ang sitwasyon na yun at kailangan nating magtungo sa general relativity. Habang sinusunod ng light beams ang special relativity locally, sa paglagpas sa malalaking distansya sa universe, ang general relativity ang sinusunod nila. At habang ang redshift ng liwanag ay pwedeng umusbong mula sa space, ang redshift na inoobserbahan natin mula sa malayong galaxy ay actually nag-a-arise mula sa mga expansion space mismo, hindi ang motion sa space. Dahil doon, ang redshift na piniperceive natin ay hindi sumusunod sa law of special relativity at hindi rin sumusunod sa normal mong nakikita kung ang bagay ay gumagalaw sa bilis o mas mabilis pa sa speed of light. Nung hindi pa naiintindihan yun, mali ang naging calculations ni Hubble sa velocity noon.
Ang akala niya ang mga galaxy ay lumalayo sa atin sa space. Hindi. Kung sakaling ang ganun man, lahat ng gumagalaw papalayo sa atin sa speed of light ay magkakaroon ng infinite redshift at ang superluminal redshift ay magiging meaningless. Sa loob ng maraming taon, siguro hanggang nitong 90s, ang pagkakaiba sa pagitan ng redshift ng special at general relativity ay hindi naman nagmamatter dahil ang mga observations ay hindi ganun kalalim sa space. Ang redshifts ay parehas sa mga bagay na mas malapit pero diverge naman significantly para sa objects na ang layo ay nasa 10 billion light years. Sa ngayon, routinely na natin inoobserbahan ng mga objects na may redshift na lagpas ng 1.5 o 150% above sa nominal wavelength, kung saan ang recession velocity ay laging superluminal at ang special relativity formula ay palyado. Ang pangalawang myth ay ang superluminal expansion ay nangyayari lang sa inflationary theory. Ang inflation ay isang theory na ang sabi noon daw ay ang universe ay nag-expand ang sobrang bilis kumpara sa rate nito ngayon. Isang misleading term sa inflation ay ang superluminal expansion o expansion na mas mabilis pa sa speed of light, as if na parang unusual yun. Pero sa ating universe, kung saan ang recession velocity ay purong function ng distance, ang anumang expansion ay may superluminal velocity. Dagdag pa doon, sa kasagsagan ng inflationary periods ay meron ding Hubble sphere. Ang pinagkaiba lang sa inflation ay ang Hubble constant na nagdetermina sa velocity ng expansion laban sa distansya ay mas malaki na kumpara ngayon. Ang Hubble sphere noon ay mas maliit. Kung magpapatuloy ang exponential expansion hanggang sa katapusan ng oras, ang Hubble sphere ay kalaunang magiging coincident sa event horizon. Ibig sabihin, hindi mo makikita ang mga objects sa labas ng Hubble sphere sa matagal na panahon matapos ang Big Bang. Sa isang ordinaryong inflation theory, sa oras na huminto ang inflation, ang liwanag na lumabas sa Hubble sphere ay pwedeng pumasok ulit. Ibig sabihin, ang Hubble sphere ay hindi isang horizon kahit pa sa inflation theory. Kung ang inflation ang sanhi para ang lahat ng distance regimes mula sa Planck length ay mag-expand ng mas mabilis sa speed of light, maaring matawag yung superluminal expansion. Sa kasong yun, ang Hubble sphere ay kasize lang ng Planck length. Ang ordinaryong inflation theory naman ay isang faster expansion lamang. Ang pangatlong myth ay ang mga galaxies na nagre-recede na mas mabilis sa speed of light ay nag-i-exist pero hindi natin nakikita ang mga to. Kadalasan makikita mo sa mga sikat na libro, maging sa mga eksperto, na kahit pa nagre-recede ang mga galaxies sa atin ng mas mabilis sa liwanag, hindi natin sila nakikita. Hindi yung totoo, mali yun. Ipapaliwanag ko syempre kung bakit. Ang speed ng photons patungo sa atin ay hindi ang speed of light sa vacuum, gaya ng speed nito sa isang non-expanding universe. Pagkus, ito ang recession velocity minus sa speed of light. Itong kakaibang pagbalik sa Newtonian thinking ay dahil sa habang ang liwanag ay nagpropagate sa speed of light sa space palagi, kapag ang space ay nag-i-expand, ito ay parang ang liwanag ay gumagalaw sa isang treadmill. Kung ang expansion na yun ay luminal, ay ang liwanag ay lumalayo nga mula sa atin. Katulad ito sa ideya ng rocket traveling patungo sa dulo ng universe para malaman kung babalik lang ba ito kung saan ito nagsimula. Aandar ang rocket sa pinaka-max speed nito, pero ang expansion ng universe ay magiging dahilan para tila umaatras ang rocket mula sa malayo pang goal nito. Lumalabas na sa kasong to ay walang paraan para makita ang liwanag, pero hindi dahil ang Hubble sphere mismo ay nagre-recede. As long as ang Hubble sphere ay nagre-recede ng mas mabilis kesa sa mga photons sa labas nito, makikita natin yung mga malalayong galaxies. Ang dahilan kung bakit ito nagre-recede ay dahil sa constant ng Hubble na nag-govern sa velocity with distance ay nagdi-decrease sa paglipas ng oras. Ang mabagal na rate of expansion kasama ng distance ay nag-aalaw sa Hubble sphere na i-overtake ang mga photons sa labas nito. Kung hindi ito ang kaso,
ang Havel Sphere ay magiging coincident sa ating event horizon. Para patunayan yun, daang-daang galaxies na may redshift na mas mataas sa 1.46 ang inoobserbahan. Ang pinakamataas na naoobserbahang redshift so far ay ang GN-Z11 sa Ursa Major na umaabot sa 11.1. At least 5 galaxies na may redshift na lagpas ng 8 ang naoobserbahan. Ang ating particle horizon ang nagdedetermina kung gaano ba kalayo na hindi natin nakikita ang Hubble Sphere. At theoretically, dapat makita natin ang mga formations mula pa sa cosmic microwave background sa 1,100 redshift. Ang mga points kung saan ang cosmic microwave background ay na-emit ay kasalukuyan na nagre-recede sa bilis na 3.2 times the speed of light yan. Pero nung mga oras ng emission, ang bilis nila ay umaabot sa 58°C. Ang pang-apat na myth natin ay hindi natin alam kung ang general relativity ba ay magandang description ng cosmic redshift. Siyempre, pwede mong sabihin na ang kahit anong mga nauobserbahang redshifts ay baka value sa isang special relativistic model kung saan lahat ng recession speeds ay subluminal. Sa madaling salita, wala tayong paraan para mag-corroborate sa velocities ng mga malalayong galaxies maliban sa redshift at sa ating model ng universe base sa general relativity. Mali rin yun, ilang mga obserbasyon ang nagturo sa special relativistic interpretations ng cosmic redshift. Ang main one ay nagmula nga sa tinatawag na Type 1A supernovae. Binibigyan tayo nito ng magandang pagkakataon para masukat ang time dilation na nagbibigay sa atin ng standard clock na para masukat naman ang relativistic effects. Itong mga supernovae ang nagbibigay sa atin ng tinatawag na light curves na mga time events kaya ng 80% o 60% maximum intensity. Mula sa mga events na to, mai-examine natin ang epekto ng time dilation mula sa special at general relativistic theory. Para sa atin dito sa Earth, nakikita natin na itong mga supernovae events ay mas tumatagal kesa sa dapat para sa isang local observer. Ang measurements nitong time dilation ay consistent sa general relativistic picture pero hindi sa special relativity. Isa pang test na pwedeng gawin sa mga supernovae na to ay tumingin sa magnitude ng mga to. Ang magnitude ay ang brightness in standard candles. Ang magnitude ay syempre related sa distance yan at syempre isang magandang measure para sa pag-interpret ng velocity ng receding galaxy. Lumalabas na kung may interpret mo ang magnitude gamit ang special relativity, eh ang makukuha mo ay malayo mula sa observed value ng redshift at vice versa. So, general relativity talaga ang nagbibigay ng magandang match. Kahit pang paggamit ng tinatawag na tired light model sa mga account para sa mga effects na to sa isang steady state universe, eh kasalukuyang pumapalya sa pagpo-provide ng eleganteng solusyon na ipoprovide ng general relativity. Ang isang issue ay kapag kinumpara natin ang magnitude ng light mula sa mga kalayong objects sa kanilang size, makikita natin na ang size ay mas malaki kesa sa magnitude dahil nga sa expansion ng universe. Basically, dahil sa ang object ay nagre-recede habang nag-i-emit ng liwanag, ang size nito ay function kung nasaan ito noong nagsimula itong mag-emit, habang ang magnitude nito ay isang function ng bawat photon na kailangan maglakbay ng mas malayo kesa sa nauna at nawawala ng enerhiya sa expansion ng universe. Pagsapit ng 1990s, ang mga tired light models ay nagsunod-sunod ng nabigo at hindi na ito naging viable. Kasabay naman nun ang pagkatuto natin na ang superluminal speeds ay isang regular feature ng general relativity. Ang iba ay mas gustong wag ng pag-usapan ng velocity at lahat ng observable dahil ito ay nakadepende invariably sa kung anong model na ginagamit mo. Habang ang special relativity ay mahinang model ng cosmic redshift, maraming mga alternative general relativistic models. Bawat isa ay pinipredict ang slightly different velocities sa given na observed redshift. Dagdag pa dito, mayroon pang ibang mga observables na nagko-corroborate sa ating interpretation ng velocity at distance. Ang distance naman, unfortunately, isang subject na nakakalito
dahil nakadepende to sa kung pinag-uusapan natin ang distansya ng liwanag na tinatahak papunta dito o kung ang distansya sa isang partikular na oras. Karamihan sa mga obserbasyon ay interested tayo sa distance light na tinatahak nito. Pero kapag pinag-uusapan ang recession velocity, a distance sa isang oras ang focus. So all in all, sa dinami-dami ng nakakalitong mga salita na pinag-usapan natin, ang sagot, ewan. Baka hindi natin masagot yon. Although kung matutunan nating mga tao na mag-warp ng space, baka makagawa tayo ng mga rockets na super luminal at makapaglakbay ng mas malayo pa sa kaya nating makita. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina Verhel Morata, Starsky Soraya, Jerry De Jesus, Archie Dollar Vlog, Armin Pili, Leo Abarte, Jose Jr. Coloma, Rolando Rosales Langamin, Hiki Chiki, Raquel Ignacio, Aldrin Bacordio, V4 Virgo, Jason Palaming, Roy Enot, Evo Freaks, John Chris Tuprio, Mark Alfred Pastorfied, Jake Pula, Jeffrey Alag, Lizelle Berame, Jimboy Videos, Elmer Pacheco, Nonoy Ramos TV, Hermie Rio, Ramon James Poblador Jr., Jano Bajaro. At salamat sa mga bagong members at welcome rin sa channel na sina Neil Ivan Kimbo, Ren Jeff Axie Gaming. Meron po tayong content sa ngayon ay every Wednesday. Pakicheck na lamang po ang playlist, at marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta.